Koyeng. It's me again. Welcome back again sa aming YouTube channel. Hello mga Koyeng Koyeng. Good morning, good morning, good morning everyone. So today's vlog ay meron na naman akong tips, no, mga Koyeng Koyeng. Kasi ito ay most requested talaga sa mga ng aking mga subscriber, no. So ito mga Koyeng Koyeng, sa mga baguhan at saka sa nagbabalak pa lang, okay, i-take note nyo na to, no, para meron kayong titingnan kapag halimbawa meron na kayong mga alaga, no. So panoorin nyo lang mga Koyeng Koyeng yung aking mga video, kasi alam sure talaga na dami kayong matutunan, no, especially sa topic ko ngayon na ang daming nagtatanong kasi about kung ano daw yung aking feeding guide, no, sa aking inahin na buntis. Okay, so ito yung itatopic natin ngayon mga Koyeng Koyeng, no. But before mga Koyeng Koyeng, before tayo mag-proceed sa topic natin ngayon, ay syempre mga Koyeng Koyeng, kasi meron na kaming Facebook page, paki-follow niyo na lang mga Koyeng Koyeng yung aking Facebook page, Torsagi Farm mga Koyeng Koyeng. And then kasi magano na kami mga Koyeng Koyeng, mag-start na rin kami mag-upload sa aming Facebook page sa Torsagi Farm. Please paki-follow na lang. And mamaya mga Koyeng Koyeng, kasi tutulungan ko pa si Randy maglinis, kasi madumi pa mga Koyeng Koyeng yung paligid, ayan, kasi kagigising lang namin mga Koyeng Koyeng, anong oras na ngayon. So ando na nga si Randy, yung always ko partner na dito mga Koyeng Koyeng, kasi sabi ko kasi nandito naman na siya, sabi ko sa kanya kailangan tayo talaga, kami talaga mga Koyeng Koyeng yung tandem always. So ayun na nga siya, ayun, nagligo na nga siya sa kay Marimar, and nagligo na siya sa kay Molly and Farah, Amara and Masha. So ayun na mga Koyeng Koyeng, pinapaliguan na niya, ayun. Yan. So, pinapaliguan na niya si Marimar mga Koyeng Koyeng at saka yung inahin ko doon. Ayun yung mga piglets, so, nakalabas. Yan. Kasi, mga piglets kasi mga Koyeng Koyeng, hindi pa sila pwedeng paliguan kapag ganun yung mga edad nila. Hindi pa yun sila pwede kasi magkukus yun ng pagtatae. So, hanggat maaari ay hindi natin pwedeng basain ang piglets hanggang sa maiwalay natin sila. Okay? So, babalikan ko kayo mga Koyeng Koyeng mamaya, ha? So, bye-bye muna, bye-bye. Hello mga Koyeng Koyeng, nagbabalik ako. So, ito na nga yun mga Koyeng Koyeng. So, ituturo ko na nga sa inyo kung ano yung aking feeding guide sa buntis na inahin mga Koyeng Koyeng. Okay? So, ngayon mga Koyeng Koyeng, no? Dahil kung wala na kayong maririnig, ano, diba? Kasi tapos na kami nagpakain. So, ayan na nga sila mga Koyeng Koyeng, ayun, no? Sa paligid ko. Oh, 'di ba? Lahat na 'yan sila mga Koyeng Koyeng, nakakain na, pati din dito. Ayun, sinisimot na nila yung kanilang kinakain. So, ayun sila mga Koyeng Koyeng, ayun yung aking mga alaga, ayun. Okay, so ayun yung aking mga buntis, yung aking mga tumalaga. Ayun na sila. And then ayun doon mga Koyeng Koyeng, buntis na rin, malaki na rin yung tiyan. Makikita mo talaga na umbok na yung mga tiyan mga Koyeng Koyeng. So, ito naman si Marimar mga Koyeng Koyeng is iba-iba naman kasi mga Koyeng Koyeng tayo, no, ng the way na pagpapakain ng ating mga alaga. Merong wet feeding, meron din dry feeding. Okay? So, ang kaibahan lang kasi mga Koyeng Koyeng sa wet feeding, kasi kapag hindi maubos kasi ng pag hindi maubos yung pagkain is ano yun mga Koyeng Koyeng, nilalangaw kasi yon, no. Kung yung dry feeding naman kapag hindi naubos kasi hindi naman siya basa, ay hindi siya nilalangaw at saka hindi din siya napapanis, no. So dito sa aking inahin ay mas gusto niya kasi mga Koyeng Koyeng ang wet feeding. So gusto niya ng sabaw. Itong si Marimar gusto nila ng sabaw. So mas minabuti ko na lang na wet feeding yung pinapakain ko. Kagaya niyan, uubos na niya yung kanyang kinakain mga Koyeng Koyeng. Ito. Ayan. Tingnan niyo mga Koyeng Koyeng. Ayun. So, nagkamali ako sa inyo sa pagsabi kasi sabi ko, nasunod na mga anak ay si Molly. Hindi pala mga Koyeng Koyeng. Ang sunod pala na mga anak si Amara. Kasi si Marimar, April 7 na pinakastahan. And then si Amara naman ay April 14. So, si Amara pala yung sunod na mga anak. So, ipapakita ko din sa inyo si Amara mga Koyeng Koyeng. Ayan. And then, sabi na, ayun, kung magsalita ako, this more on baboy daw. So, ayan na nga, sinusunod ko na more on baboy. Kasi,
Hindi daw pwede na palaging mukha ko lang daw yung nakikita. Okay, so pasensya na po. So, ayan na yung aking mga alaga. So, ayun si Amara, mga koing-koing. So, pupuntahan natin si Amara para makita ninyo, mga koing-koing. And then, ma-share ko na sa inyo kung ano yung aking feeding guide sa buntis na inahin. Kung ano yung ano ko, kung ano yung mga ginawa ko, kung ano yung, kung ilang kilo yung pinapakain ko sa aking mga buntis na inahin. Ayan, so dito tayo, mga koing-koing, si Amara. Ayan. So yun, si Amara. So, ang nagbigay ng pangalan nito is one of my subscribers, si Ma'am Analu Tungal. Ayun. Si Ma'am Analu Tungal. Ayun, mga koing-koing. Kita niyo? Ah, diba? So, ito si Amara. Ayun, ang gandang pangalan, mga koing-koing, bagay sa kanyang kulay. So, ito si Amara, mga koing-koing. Ayun. So, as what I say, no, na always nyong inaano, mga koing-koing, kinihimas, always nyong ginaganon, no, yung ating mga inahen or ating dumalaga, kasi kailangan din nila kasi yan, mga koing-koing, na maramdaman, kumbaga, na meron din tayong care sa kanila, kagaya nito, mga koing-koing, na kahit na ganyan, tingnan nyo, hinihimas-himas ko lang siya ng ganyan, so parang gusto na niyang humiga. So siguro kung hindi lang yan yung kumakain, nakahiga na yan. So always din natin siyang ginaganyan, mga koing-koing, kaysa para pagdating ng araw na pag malapit na siyang manganak or manganak na siya, ay hindi na tayo mahihirapan, kasi meron kasi iba na galit, no? Merong iba na inahin na galit kapag merong tao na nakapaligid sa kanya. So kailangan na maramdaman din niya na meron tayo, na merong presensya natin, no? Always na nandyan tayo sa kanilang tabi, ganyan. So hinihimas-himas natin yan. Ganito ako, mga koing-koy, ganito yung way ko. Kasi meron kasi iba na nagpapakain lang and then that's it, umaalis na agad. So parang wala silang pakialam, kumbaga, wala silang pagmamahal, kumbaga. Kailangan din natin kasi ng pagmamahal, no, sa ating mga alaga, kay para maramdaman din nila, para pag nanganganak na to, mga koing-koing, kahit dito pa tayo, kahit nandyan pa tayo sa gilid, wala yan silang pakialam. Kaya always ko yan sinasabi sa inyo na dapat ganyan ang ating ginagawa. Okay? So, mag-start na tayo, mga koing-koing. So, kung ano nga ba yung feeding guide ko sa buntis na inahin. Okay? So, halimbawa, mga koing-koing, nakastahan na to siya ngayon, no? So, pagka pinakastahan to, mga koing-koing, ng umaga at saka ng hapon. So, the next day, mga koing-koing, ang pinapakain ko sa kanya ay 1 kilo lang a day. No, 1 week yan, mga koing-koing. No? Magbilang kayo, mga koing-koing, 1 week, no? So, hindi pwede na basta lang nagkasta ay gano'n na, mga koing-koing, no? So, kailangan meron talagang listahan na nakalista na halimbawa simula pagkasta, so 1 week yan, 1 kilo lang yung pinapakain. Ganun yung way ko, no? Sa iba, mga koing-koing, hindi ko lang alam kung ano yung sa iba, basta yun yung way ko. Simula pagkasta is 1 kilo lang a day ang aking pinapakain, 1 week yan. And then sa sunod na linggo ay ano na, mga koing-koing, 2.5 kilo a day na yung aking pinapakain sa aking inahin na buntis hanggang 90 days. Okay, so i-take note nyo yan, no? Hanggang 90 days, mga koing-koing, 2.5 kilo ang pinapakain natin sa ating inahin na buntis. Okay, so yun, mga koing-koing, yung aking tip sa inyo. So pag 90 days na to 110 days ay ang ipapakain natin sa ating inahin na buntis ay 3 kilo a day na, no? 3 kilo a day na, mga koing-koing ko. So kapag nasa 111 to 113 days na, mga koing-koing, so ang pinapakain natin sa ating inahin na buntis ay kumbaga ano na natin, mga koing-koing, yung 3 kilos ay bawasan na natin siya ng half kilo, so magiging 2.5 kilo na siya a day. So yun yung technique ko, mga koing-koing, so bawas-bawasan na natin siya ng konti, no? Kasi malapit ng mga anak yan, so kailangan na nating bawasan. Okay, so kapag ano na, mga koing-koing, araw na ng kanyang kapanganakan, ay pwedeng hindi nyo na siya pakainin, o tsaka pwedeng tubig lang, painumin nyo lang ng tubig. Pero para sa akin, mga koing-koing, is nagpapakain ako pero parang
dalawang dakot lang, isang dakot lang, ganun lang, basta lang makakain siya. So yun yung technique ko, mga koink-oink. Ayun. So ito, no? Ipakisulat lang ng mga sinasabi ko at saka sana ay nagustuhan nyo yung vlog ko ngayon at saka panoorin nyo lang, mga koink-oink, ha? Kay I'm sure talaga na yung mga nagbabalak pa lang, alam ko na ang dami nyo ng kudigo ngayon. So kung pwede lang, i-download na lang yung video ko, no? Kasi I'm sure na marami kayo dito talagang matutunan sa vlog kong ito. Okay, so uuwi na muna ako sa bahay dahil magsha-shoutout ako, mga koink-oink, ha? So, bye-bye muna, bye-bye! Okay, magsha-shoutout lang ako, mga koink-oink, before ako mag-end. Shoutout ko lang si Night Bride, Sister Jeff Alejo Vlog, Juni Mirabur, Sir Chupilo Wado, Sir Joseph, watching from Uganda, Africa, Mom Rufa Tagaan, and Noel Gatanela Gigianga, Lucy Motia, Roldan Agri PH, si Ricard Honorario Melna Agustin, always watching your video, koink-oink from Taiwan, wow. Anthony G. Vigador, Duday Alalim, Reynold Viragos, always watching, Car Daniel Matura, always watching, new subscriber ko from Dubai, thank you so much, Sir Car Daniel Matura. And Ma'am Namok Josephine, Ima Love, OFW Simpleng Buhay Karnid, Leah Lacastri Santos, Chef DC Diary, Adelia Lopez, Giovanni Paninsial, Gilbert Salera, and Ma'am Jacqueline Otulio. Okay? I hope na nag-enjoy ko yung mga waiting ko.